Hello and welcome again sa ating munting YouTube channel mga hairstyle. Ito naman tayo, meron tayong panibagong customer ay ating kabayan dito sa Qatar. So ngayon ay meron tayong gugupitan na almost 7 years siya dito sa Qatar. So ngayon ay nagpasalamat yung ating kabayan dahil magugupitan na rin daw siya ng maayos mga hairstyle. So tuwang-tuwa din siya sa may nakita siyang Pinoy dito sa Alpha Kama Salon. So ngayon mga hairstyle ay ang kanyang gupit ay mid fade lang nga lang naman mga hairstyle, at yung kanyang gusto na gupit at meron siyang guhit dyan sa taas mga. Keep on watching mga hairstyle at maraming salamat din kay sir. Ngayon nagpunta siya at nagpagupit dito sa Alpha Kama Salon. So thank you sa pagpunta sir, and siya po ay almost 7 years na dito mga hairstyle. So yun mga hairstyle ay mag-overcome na tayo sa kanyang haircut. Yan, nakita niyo sa taas ay paper lang ginagamit ko. Depende sa inyo mga hairstyle kung ano yung mga gagamitin niyo sa kanyang pag-overcome, something like that, o di kaya mag-scissor or paper ang gagamitin niyo. Hairstyle ay nakakatuwa din minsan dito sa Qatar kung meron tayong customer ng mga Pinoy. So nakakabuo rin talaga ng loob mga hairstyle pag may nakikita kang kapwa mong Pinoy dito sa Qatar. So yun mga hairstyle, at nagpapasalamat nga talaga si sir kabayan dahil Pinoy din gugupit sa kanya. Okay mga hairstyle, ang gupit naman dito ay 30 riyal lang naman ay, so kung dyan sa atin din nasa something 400 plus lang din yung hairstyle, parang ganun lang din ang price ng gupit sa mga mall, mga ganyan mga hairstyle yung price ng gupit dito. Keep on watching mga hairstyle, maraming salamat pa rin sa mga walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Last, sa mga hairstyle dyan, thank you so much sa inyo, at lalong-lalo na sa aking mga regular client dyan sa Pinas, aking family, mga kapatid ko at aking mga friend. Thank you so much sa pag-like, pag-share nito aking mga video, at palaging suporta. Maraming salamat sa inyo lahat, sa inyong lahat mga ka-hairstyle o mga kapag-anak ko dyan. Thank you so much sa inyo. So keep on watching mga ka-hairstyle, at yan na makikita nyo ay ginugupitan natin yung ating kabayan dito sa Qatar. So mid fade lang hairstyle ang kanyang gupit ay konting bawas lang din naman yung sa taas, buo na gilid lang kanyang gupit ngayon. Ayan mga hairstyle, at nakakatuwa din mga hairstyle at kahit paano meron din mga kapwa natin Pinoy ay nagpapagupit dito sa atin dito sa Qatar sa bago kong pinasukang salon. Nakakatuwa rin mga hairstyle at kakunting kwentuhan kung saan ka sa Pinas, kung saan ka banda, kung Mindanao ka ba, o saan ka man susulok ng Pilipinas mga hairstyle, at nandito na nga ay nakakatuwa din. Ayan mga hairstyle, naguguhit ako sa taas ay nagpapalagay siya ng guhit. So yung gupit ng ating client mga hairstyle at hindi ko masyadong sinishaban yan sa gilid niya dun sa mga, kasi mahaba na yung kanyang hairline sa taas, at ongoing na rin na parang tumataas yung hairline, so kunting ahit lang. Ayan mga hairstyle, at kung nakikita nyo mga hairstyle, kinakausap ako, so ngayon nag-mute lang yan mga hairstyle dahil yung sa music background naman ito ay lagi ako naging copyright claim, so hindi ko siya nilagyan ng music yung aking YouTube yung aking vlog for paggupit sa aking client ngayon sa ating kabayan. So papalitan natin ng ibang music mga hairstyle yung hindi tayo makaka-copyright claim sa ating YouTube channel. Ayan mga hairstyle, in-explain ko sa kanya na kunting-kunting ahit lang dyan, lahat natin lalayoy kasi mahaba na yung kanyang hairline. Ang ginagawa ko mga hairstyle ay tatanggalin yung mga excess na maliit na buhok, at sa kung sa ganun ay maging malinis sa tingnan at mga ang tingnan mga hairstyle. Dito sa
sa Qatar mga girls, magkababero dyan kung gusto yung mag-apply dito. At kailangan mga kababero dyan mga girls, kailangan yung masanay kayo sa laba kasi ang lahat ng tao dito ay may bigote. Pag magpapagupit sila mga kababero, ka-restyle dyan ay lagi silang nagpapahit kasama yung bigote. Practice nyo yung mga ka-restyle at kung paano mag-guhit ng bigote. Yan kasi ay babawasan natin yung top ng kanyang hair. Lahat ng tao dito mag-hairstyle ay wala kang makikitang walang bigote. Lahat sila ay mahaba ang bigote. Yun ang madalas dyan sila nagiging streak sa bigote. So usually mag-hairstyle meron na yung pumagawa dito ng mga ibang lahi na may kasamang bigote. So hindi pa ako nag-video, so medyo nag-iingat lang ako sa pag-video sa kanila dito kasi madalas sa kanila ay something bawal ang mag-video. So try natin mga hairstyle at mag-video tayo ng aahit tayo ng bigote. Papakita ko kung paano tayo aahit ng bigote. Ayun, kung nakikita yung mga padaan-daan dyan sa likod ko mga hairstyle, ayan po ay isang Pinoy, siya po ay si Sir Roy, tagal Mindanao, taga Pilipinas din siya mga hairstyle. So siya yung dating nagugupit sa kanya kay Sir. So ngayon may gawa siya, bali ako yung nagugupit sa kanya ngayon, bali natapos na siya kaya. So nakikita nyo yung nagipag maritesan siya sa amin dyan sa taas. Ayan na, gusto na siya rin muna nagugupit sa kanya mga hairstyle. So ngayon natapat sa akin yan Sir. Keep on watching mga hairstyle mga kapapero dyan. Maraming salamat sa panonood nyo sa aking video. Please like and subscribe po sa mga hindi na makakapag-subscribe dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa mga bago dyan, baka naman po pindutin yung subscribe and don't forget to hit the notification bell mga ka-hairstyle o mga bago dyan na hindi para makapag-subscribe sa aking YouTube channel. Like and subscribe kung maaaring po ay mag-i-share nyo namin po sa ating munting YouTube channel. Sa mga barberong kabarbero dyan na gustong pumunta ng Qatar o sa ibang bansa at kailangan din mga kabarbero at magiging open tayo sa lahat at tanggapin natin kung anong mayroon ang loob mga kababero ng sama na magiging mag-ibang bansa. At dito mga kababero makikita nyo madalas ang ginagawa ko dati ay puro babae, so ngayon ay puro lalaki mga ginagawa ko dito sa Qatar. So bawal rin kasi dito ang mga babae, mara tayo mga ireriban. Kung may ireriban man dito, pwede rin po ay mga lalaki na mahabang buhok mga kababero. So mga kababero dyan, kung gusto yung pumunta dito, napakasimple lang naman pumunta dito. Kailangan maging fit to work din po kayo pagpunta dito sa Qatar mga kababero. Tutuyuhin natin yung buhok ng ating customer, yung ating kabayan. Ayan. At tutuyuhin natin with assistant pa yan ng ating kabayan. At ito rin supporta rin yung ating kabayan. Sa pagpunta ng ibang bansa mga kersa, huwag muna natin isipin na magiging perfecto tayo sa lahat ng mga gawa natin. Ang importante mga kerstyle ay gagawin mo kung ano yung pinaka best mo, gagawin mo kung ano yung alam mo. Hindi na importante mga kersa ay magiging perfecto tayo na pumunta sa ibang bansa kahit wala namang taong perfecto sa mundo mga kersa. Ang importante ay marunong tayong mangarap at meron tayong pangarap sa buhay na gusto natin gawin at yun ang mga kaysa, hindi ko naman sinasabi na alanganin tayo pagpunta dito. So ready din tayo sa lahat ng bagay at ready tayo sa mga lahat na nangyayari. So wala namang pong imposible pag gusto talaga ni Lord at ipag-pray nyo kung ano yung dapat para sa atin at kung parang
ano yung para sa atin talaga mga ka-hairstyle. So hindi naman po bawal at may freedom kayong mapunta sa ibang bansa o mag-apply kahit saan man tayo sa sulok ng mundo, basta kahit sa ganun mga hairstyle at mahirap-hirap din tayo sa ating bansa. So meron din tayong pangarap sa buhay, so huwag nyo rin kalimutan sa buhay nyo ang Diyos na laging susuporta sa atin kahit saan man tayo, laging magprotekta sa atin kahit saan man tayo mga ka-hairstyle. At huwag kayong matakot, sumubok, huwag kayong matakot mga ka-hairstyle kung gusto nyo mag-level up sa ating sarili. Ayan mga ka-hairstyle, tapos na rin yung ating client. So thank you so much sa inyong lahat.